Yo, what's up guys? Welcome back uli sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong update na naman tayo. So ayun mga katabang, kung napanood nyo po ang ilang video ko dun sa isa kong channel ay ang Pasamok TV. Ngayon po ay hindi ko na yan magamit, hindi ko na mabuksan. Kaya ngayon ay gumawa ako ng second channel, itong Greg Katabang Vlog. So ayun mga katabang, kung mapanood nyo man po ang mga video doon sa aking channel na yon, wala na po akong upload doon. Last na pong upload ko yung nakaraang linggo. Kasi po sa kasamang palad ay hindi ko na mabuksan yung aking channel na yon. So ngayon ang ginagawa ko ay tinatry ko na lang ito e-recover dahil po nawala ang phone number na sana ay padadalahan ni Google ng verification code. So ang nangyari mga katabang ay hindi ko na makuha yung number na yon kasi nga ay nawala. So ang nangyari, hindi ko mabuksan dahil walang verification code. Kaya ngayon gumawa ako ng bagong channel, ito pong Greg Katabang na channel na ito. So ayun mga katabang, sana po sa mga kapanood ng video ito, make sure po na kayo ay makapag-subscribe na dito sa aking bagong channel. Ito ang Greg Katabang Vlog. At sa mga bago kong subscribers po, thank you so much. At ayun po, magsisimula na naman tayo. Pero ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang pag-vlog ko kahit medyo malungkot ang nangyari sa aking main channel. So mga katabang, bago tayo magsimula sa ating pag-update dito, make sure po kayo po ay nakapag-subscribe na dito sa bago kong channel at pindutin nyo po ang bell notification para mag-update kayo sa aking bagong mga video about sa biyahe at sa mga bago kong ina-upload sa channel na ito. So ayun mga katabang, ang i-update po natin ngayon na bus, ito po ang Antonina Line. Si Antonina Line mga katabang ay naglabas ng information about sa kanilang biyahe ngayong Abril. So po, ngayon pong Abril, ang linabas ni Antonina ay iilang mga lugar na meron silang biyahe galing ng Metro Manila pa uwi ng Bicol. Ito po ang mga lugar, uunahin ko yung Pilar to Manila PITX. Ayan po. So Pilar to PITX po, meron po silang biyahe noong April 1 at saka April 3, April 5, April 7, April 9, April 11, April 13 at April 15. At April 17, April 19, April 21, April 23, April 25 at April 27 at saka April 29. Yan pong biyahe ngay ay galing ng Pilar to Manila PITX. Ang alis po ng bus ay 3 PM. Okay. So pamanggagaling naman po ng Manila PITX to Pilar, meron po silang biyaheng April 2, April 4, April 6, April 8, April 10, April 12, April 14 at saka April 16. Meron pong April 18, April 20, April 22, April 24, April 26 at April 28 at April 30. Ayan po ang Manila to Pilar. 3 PM din po ang alis ng bus. Okay mga katabang. So yung mga katabang, yung mga manggagaling ng Tiwi Alba ito PITX, araw-araw po ang biyahe. Ganon din po ang alis ng bus, Tiwi to Manila PITX 3 PM. Kung kayo naman po ay manggagaling ng Manila to PITX to Tiwi, 6 PM po ang alis ng Antonina Line. Okay, para naman po sa manggagaling ng Legazpi to PITX, ayan po, para po sa Legazpi to PITX, ang biyahe po ay nagsimula noong April 2, April 4, April 6, April 8, April 10, April 12, April 14, April 16, April 18, April 20, April 22, April 24, April 26 at April 28 at April 30. Ayan po. Legazpi to Manila PITX. At para naman po mga katabang sa Manila PITX to Legazpi, ang biyahe po, meron po sila nung
April 3, April 5, April 7, April 9, April 11, April 13, April 15, April 17, at April 19, April 21, April 23, April 25, April 27, April 29, at May 1. Ayan po ang update ngayon ni Antonina Line sa mga biyahe. Okay, para naman po sa manggagaling ng Tabaco to PATX, ang Tabaco po ay nagsimula nung biyahe nila April 1, April 3, April 5, April 7, April 9, April 11, April 13, April 15, April 17, April 19, April 21, April 23, April 25 at April 27 at 29. Yan po ang biyaheng Tabaco to Manila PATX. Ang alis po ng Basa Tabaco Terminal ay 5 PM ng hapon. At para naman po sa manggagaling ng Manila PATX to Tabaco, ang biyahe po, meron pong biyahe sila ay April 2, April 4, April 6, April 8, April 10, April 12, April 14, April 16, April 18, April 20, April 22, April 24, April 26, April 28 at April 30. Ayan po ang Manila to Tabaco City. Para naman po sa gusto mag-book online o gusto mawag sa terminal ng Tabaco o PATX, ito po ang contact number ibibigay ko. Yan po ang tawagan nyo. So para po sa inyong mga karagdagan info, ayun, sa Tabaco na biyahe po, ang biyahe po dyan ay 2x2 aircon bus at 2x3 aircon. Hindi po ordinary ang biyaheng Tabaco. Okay, sa Legazpi to PATX naman po at PATX to Legazpi, ang biyahe po ay ang babiyahe pong bus ay ordinary bus lang po. At para po sa Tiwi, ganun din po, ordinary bus lang ang babiyahe dyan. Sa Tiwi to PATX o PATX to Tiwi. At sa Pilar to PATX o PATX to Pilar, ordinary bus din po ang babiyahe dyan na Antonina Line. Okay. So ayun mga katabang, make sure po kung kayo po ay pupunta ng PATX na para magpabook sa mga lugar kung saan kayong lugar uuwi sa mga nabanggit ko, make sure po na may dala kayo ng vaccination card at valid ID. Yan po lagi ang hinahanap ngayon ang mga requirements na yan. At syempre kung ano ang patakaran doon sa PATX, yun ang susundin natin mga katabang. So ganun din po sa dito sa Bicol na mga terminal ng Antonina Line, kailangan po dala nyo rin ang vaccination card at valid ID. Make sure po na meron kayo niyan. So hindi ko pa alam kung pwede na ba bumiyahe yung unfully vaccine. So wala pa tayong update diyan mga katabang. Okay mga katabang, sa mga magtatanong po, magkano ba ang pamasahe sa galing ng PTX o papunta man ng PATX? Mga katabang, wala pong ipinos si Antonina Line ng pamasahe about sa mga lugar na mayroon silang biyahe. Kasi po, kung PATX sa'yo manggagaling, doon na po kayo magbabayad. Pero po, kung gusto niyo pong malaman, mayroon pa akong ibibigay na number, yung po ang tawagan nyo para po sa inyong mga katanungan. So, ito po. Para po sa mga gustong tumawag sa Antonina Line, lalo sa admin nila, ito po ang contact number. 09066-544-054 para po sa Globe. At 09453456883 para po yan sa Globe pa din. So ayun mga katabang, sana po ay nakapagbigay na naman ako ng magandang information sa inyo about sa inyong pagbiyahe paluwas ng Bicol Region o papasok man kayo ng Bicol Region. Sana po ay nakatulong ako para sa inyong mga katanungan na gusto malaman about sa biyahe Bicol to Manila o Manila to Bicol. So ayun mga katabang, maraming salamat po sa mga nanood sa video ito at sana po please pakisubscribe po itong bago kong channel. Nagsisimula na naman po ako sa simula dahil po yung isa kong channel ay hindi ko na mabuksan. Pero I hope na ma-recover pa yung account ko kasi matagal na rin ako nagbablog doon. So nasa
sarili ko na talaga yung pagbablog, kaya nga gumawa ulit ako ng bagong channel. At sana po ay masubscribe nyo ito, mga katabang. Maraming maraming salamat po sa inyo. So mga katabang, hanggang dito na lang po ang vlog na to. Ako po si Greg Katabang. Sana po kung meron kayong mga katanungan o meron kayong gusto ipa-update na biyahe, mag-comment lang po kayo sa baba at agad kong re-replyan yan pag may nalalaman ako. Pero po, about sa pamasahe, yung binigay ko pong number, yan po ang tawagan nyo. Make sure po, masasagot kayo ng maayos dahil yan po ang mga admin ng bus na in-update natin. So ayun po, maraming maraming salamat po. Ako po si Greg Katabang. Thank you so much.